at Philippine Native Chicken palagi sa binapot po sa inyo ng gabi. Magandang gabi naman sa ating mga Canadian all throughout the Philippines po at saka sa ating mga FW that is keep on watching the Philippine Native Chicken with TV po. Kami po ay papapot po sa inyo ng pagbabati. Magandang araw po sa inyo. So, sa amak yung bahagi ng Pilipinas, hindi kaya sa ating mga FW yan sa labas ng Pilipinas po, magandang araw po sa inyo. The Philippine Native Chicken Web TV po is brought to you by Central Philippine University, headed by our President, Dr. Churros Robles. At saka itong programa natin is managed by the College of Agriculture, Resources, and Environmental Sciences. Kasama ating ang gabi po, yung ating technical po dito, si Ma'am Dana Marie Estoy Gabasa. At saka ito yung host, kaibigan, kasangka, at kanitib, Doc James, for sure. Magandang gabi po sa inyo. Sana po kung may mga katanungan kayo dyan, you can have it be posted sa ating comment section sa baba para at least masagot natin bago po matapos yung programa natin. This is what we call the main purpose of having this kind of program para at least yung makarated natin na raising native chicken and commercial scale na mapigyan po natin ng gabay kung ano dapat na gabi natin dyan para kung saan po tuloy-tuloy po tayo. Sa ngayong araw, we'll be discussing some of the concern. Medyo marami-rami kasi sa ating mga ka-native dyan that keep on tawag dito yung sa pag-alaga po ng manok kapag especially on commercial scale. Na ang isa palagi sa problema natin is that na kasi yung backyard daw mura and then yung sa atin on the commercial scale, if you are raising it and then have it be feed with commercial feeds, medyo may kamahalan ng konti. And that is why that at Philippine Native Chicken, palagi sabi namin is that na one way that Central Philippine University can be of help sa ating lahat. Ang isa po palagi na sinasabi namin is that if possible po, possible, yung una-una bis na paulit-ulit kong sinasabi, pwede bang ang ating manok po ginamit natin for breeding, lalo na po ang mga inahin at saka yung mga tandang natin, pwede bang bakunahan po natin ng preferably po kahit Newcastle disease vaccine, kahit na gamitin natin yung pinapatulo kung wala po tayong NCD kill dyan sa lugar ninyo, but it should be done on the 3 to 4 months po. Isa kasi yan sa mga kinakailangan natin, particularly na kung ang ginagawa po natin is that na yung manok po natin is really intended na kung saan po ang panamihan. Ang problema natin palagi is that na pag yung manok natin is hindi na bakunahan and then hindi naman natin kasi makontrol yung paligid, if yung may mga nag-alaga dyan na manok din sa inyo, na kung saan po they keep on giving vaccination to their flock, magiging problema natin is that na kawawa po ang manok natin na hindi bakunahan. Bakit? Kasi nalagay po sa langanin ang mga manok. And that is why that pwede bang bakunahan natin. Sa mga medyo may malapit dito sa Iloilo, yung kung bakit na pwede bang makipagpunta po kayo dito sa amin, makadaan kayo dito sa amin para po sa NCD kill vaccine. Sa ating mga ka-native yan, kindly check the audio that we have. Kamusta po yung pasok ng audio natin dyan sa inyo. Na kung may problema kay Sir Antonio Yumas, Sir, paki-tune in po sa pakikwan. Paki-lakas-lakas po ng volume niya mismo ng inyong tawag dito. Hindi, pababa na. Hindi, isa-isa. Mahina yan na. Doon yung control mo sa mic. So, yan kasi ang palaging problema natin is that na impossible yung mga manok natin dyan. Yung vaccination program po natin. Now, we have the video dito po na kung saan po check nyo po sa ating mga previous video. Because there is what they call the vaccination program that we are doing on the Philippine Native Chicken na kung saan po pwede po ninyo makita yan sa video. Halos kasi lahat ng information
na pili po nyo makita dyan sa ating programa, sa ating mga nakastored na video na kung saan po that will serve as your guide. Yung po bakit na buong-buo na yan po. Kaya lang kachap-chap yung information. But to those who are looking for it, nandyan yan sa ating video po, yung pagbakuna po. Isa kasi sa karamihan kasi sa mga failure kasi no, ng ating mga nag-alaga po ng manok is yung walang bakuna ang mga tanda at kainahin. Ang kinapalagi, ang palagi namin sasabi is that if yung vaccination po ninyo, if you can give at least kahit in CD na lang. Never mind for the other vaccine na kung saan po hindi naman ganon ka-critical ang sakit na yan in your area. No, pwede bang i-quar mo na lang, huwag mong gamitin. But kasi sa lahat ng mga sakit kasi, ang isa sa pinaka-critical at saka of economic value, once it affect the plaque, is yung aratay o atay o di kaya NCD o Newcastle disease. Yan. So pwede bang bakunahan natin yung manok natin? But at least kahit ano mangyari dyan, no, safety po ang ating mga alagang manok. On the other hand, sa prisuhan naman kasi ng manok, sabi ko nga nung nakaraang mga video natin, no, as pinadala po ng minsan ng isa ating ka-native, no, na medyo mura ang manok sa mga area. Ang isa po sa matulong po ng Pinipinitive Chicken para po mabawas-bawasan yung gastos po ninyo. Ang native chicken kasi, ang manok kasi walang specific na protein requirement o carbohydrate requirement, but it has a specific amino acid requirement. Yung kung bakit that there are a lot of studies conducted na kung saan po papakita na kahit at 12 or 11% nabubuhay yung native chicken. Lalo na pag naka-pairings yan. Kahit nasabihin natin na controlled pairings. Ang isa po sa mabigay po namin suggestion sa ating mga native dyan, lalo na pag kasi ang sa brooder nyo naman kasi, hanggang doon sa starter nyo, hindi naman ganun kalakas kumain tumuka yan. Ang malakas tumuka kasi, ang mga manok na kung saan, nandyan yan sa mga grower aids. That is on the 45 days hanggang 90 days na medyo umakyat na yung patuka, pagtuka niyan. So ang gawin po natin, pwede bang hati-hati? No, if possible, no, yung ating mapatuka dyan, pwede bang 50-50? But kung bumili po kayo ng mais na gamitin po ninyo, sa mga area na kung saan po medyo marami ang mais, mas maganda po ang mais po is yung tawag dito, yung whole corn. Mas kung makamura po kayo, no, mas maganda ang whole corn. Giling nyo lang. So, there are a lot of parang mini hummer meal na binta online. Magbilig po kayo ng mga gamit online. Pwede bang check nyo muna ang kwan? I-check nyo muna yung reviews. Baka max scam po kayo. Hindi naman kasi lahat ng nagbibinta po scammer. Minsan kasi pag matamaan ka, lalo na pag sobrang mura, no, wag po kayo bumili. Delikado yan. Usually po yung mini hammer meal na yan, no, ang presyo niyan, it ranges from 13 to 14,000. Hindi pa kasama yung electric motor. Yung electric motor niyan, usually po is about mga 1.5 to 2 horsepower po. That is good na para po sa gilingan, para sa mga manok po ninyo. May kasama na kasi yung mga tawag dito, mga ayagan, no, di sa ilalim niya. Parang shape na kung saan po. Kung gaano kalaki ang gustong lumabas yan, alabas po yan. No? Ang gawin po ninyo, i-50-50 po ninyo. 50% will be the corn and 50% is the commercial feeds. Para mas makamura po kayo. Alam nyo kasi pag ang isang indicator na yung patuka po ninyo, marami po ang nasasayang if ang dumi po masyadong mabaho. Bakit? Large percentage of the nutrient present
in that pigs were not digested or assimilated in the body of your chicken. Kasi pag maganda ang digestion yan po, assimilation, pag kaunti lang po ang undigested component yan, hindi ganun kabaho yan. So yun ko bakit na kung nag-alaga po kayo ng native chicken, no, pili bang gawin po ninyo, no, i-50-50 nyo ang patuka po. For the booster and the booster aids or a starter aids, no, you can have it be na puro-puro, but if possible at the grower aids, no, 50-50 po tayo. Kahit na sa mga tandang atinahin po ninyo. Lalo na pag nakakulong po, ang isa sa mga palaging sinasuggest namin is that kasi ang manok kasi may mga fiber requirement yan. Yung kung bakit na kahit ito sa amin, nilalagyan yan ng damo. But usually yung damo na ginagamit is yung damo na tag natin ito is the carabao grass. Kasi yung carabao grass kasi mas succulent ang kanyang dahon na pili po niyo magamit. Kaya lang kung sa mainahin naman, no, kung gamitin niyo yung mga damo na yan, lalo na pag succulent, no, kasi ang succulent kasi maraming tubig yung katawan niya. Ang nangyari dyan, lumalaki masyadong itlog. No, to the point na minsan yung itlog na yan, no, it will trigger the prolapse of the ovary. Ibig sabihin ng prolapse ng ovary, yung kanyang puwitan para bang bumubuka ng sobrang laki. That is to accommodate, no, ng itlog na lumalabas, no, dyan sa kanyang puwitan. That is why that i-control po natin, no, para at least, no, mabawas-bawasan. Kasi ang isa kasi sa mga technique natin, no, para po na, kaya nga sabi ko is that na Central Philippine University could not do anything on the pricing or the prices of product that is nag-iikot yan sa mga respective na lugar niyo. Yung kung bakit na sa ating mga native to all throughout the Philippines following the technology of Central Philippine University and giving the trust and confidence na dito po sa Philippine Native Chicken. As I've mentioned, yung Philippine Native Chicken po is based at Central Philippine University. We are not a state university. We belong to a private institution, higher educational institution, now situated here at Haro, Iloilo City. Isa po sa mga maitulong namin, no, sa ating mga native, lalo na sa mga area na kung saan po marami na po manok po ninyo, pwede bang i-share nyo sa amin o i-hashtag nyo ang Philippine Native Chicken, no, o kung di kaya CPU PIDS. One way that we can help you is that na marami kasi araw-araw yung tanong dito sa amin, yung kung bakit na kahit na yung sa may comment section minsan di ko na mabasa, asking for the supply, asking for the supply of chicken. So possibly sa mga area na kung saan po nandoon po ang mga growers natin na following the CPU technology. Tandaan po natin na we are endorsing your page or your product. Pwede bang huwag po natin sarain ang integridad natin? Otherwise kasi pag nasira ang integridad nyo dyan sa respective areas nyo, wala na maniwala po sa inyo. Actually, the selling price of the dressed chicken that we have at Central Philippine University, kahit na dito sa mga kasamahan natin, hindi pa kami nagpa-para price increase, at is still 275 per piece. Dressed na po yan. And that is weighing about mga 600 to 700 grams. Less weight yan. Ano ibig sabihin? Mas mura po yan sa palengke po. And that is dressed properly, no, mismo dito sa Central Philippine University. Yung price na yan po, pwede bang i-standardize natin, no, all throughout the Philippines? Yung kung bakit na sa ating mga native dyan, if you're following the technology at Central Philippine University, you can message us, you can contact us, you can give us the proof na kung saan po you're following the technology at Central Philippine University para po every time na may query po sa amin na malapit po dyan sa inyo, we can repair your pages or your farm. Basta ang standard price po natin na hindi po tayo malugi given the competition that we have at Central Philippine University po, if you're going to sell it on the per kilo basis po, it may range from 220 to 250. Standardized price yan ng Philippine Native Chicken.
Kahit na yung kasi sa amin dito, yung bilihan namin dito, especially on the dress one and the live one, is that na yung 200 pesos na yan, that is about 850 to 900 grams. But in some other areas of the country, na kung saan po medyo yung demand mataas po, kayo na pong bahala. But the minimum bet possibly is 220 to 250 pesos per kilo. Yun ang standard price po natin. So yung kung bakit na possible, but if you'll be selling it on the bidder, sa kabakunado po, ibang usapan yan. Kasi at Central Philippine University, pag bidder kasi yan, selected yan. Hindi yan na sabihin natin na kunin mo lang doon. Hindi po, sineselect po yun. So yun ko bakit na sa ating makinitip, I know that one way that we can be of help sa inyo po, and that is why that we are introducing what we call the perless fooding technique. Alam nyo kasi ang pinakamaraming malaking lugi po nyo, hindi doon sa grower aids. Hindi sa grower aids. I keep on repeating and repeating it. Bakit? On the brooding age, now, that is in the first 30 days po, yan ang pinaka-critical. 30 days to 45 days po, dahan-dahan, kaunti na po yan. Kahit sabihin mo pa na on the, tawag dito, on the first week, parang walang sakit, second week, walang sakit, maawa po kayo. Bigyan nyo yan ng possible po ng medication. Bakit po? Diyan nag-umpisa o diyan nag-propagate po ang mga mikrobyo that will be observed or detected when the chicks reaches at 2 weeks, no, to 3 weeks old. Kung mapalaki po, kung mapaliit po ninyo ang mortality at napataas po nyo ang survival rate ng sisil nyo on the brooding age po, mura po ang kinatna ng manok po ninyo. Kahit sabihin mo pa sa akin, nasabihin mo, Dok, ikaw, maliit po yun, hindi ko pa nagastos. Ay, nako po. Isipin niyo po, ang bawat isang sisiyo nyo, it is being costed. The number of days na kung saan po, nilima niya ng manok po ninyo, ang inahin nyo, hindi kaya doon sa incubator po nyo, counted po yun. Eh, pag namatay yun, sayang. And that is why that impossible po, no? We can make some intervention out of it na kung saan po sa brooding pa lang. Make sure that the survival rate is higher. On the event na sabihin natin na hanggang 4 months old po, tuloy-tuloy pa rin yung pag-alaga nyo ng manok po. Ang problema natin when it reaches the 4 months old po, the increases in live weight gain, i-compare mo doon sa feed intake niya, hindi po halos makakita doon. It is because that marami ang kanyang tinutuka, but yung balik in terms of the live weight gain po, kaunti. And that is why that we are suggesting, if possible, na yung mga breeder stocks ninyo, na dapat yung inahin nyo, it should be not less than 1.5 kilograms, at saka yung mga tandang ninyo, not less than 2.5 kilograms live weight. Now, when they reaches the age of 10 months. Idok, paano ngayon kung hindi nakarating pa doon sa edad na yan? If you're on the selection process, ipabilin o iwan nyo yung mga manok po ninyo na at 3 months time, it is already weighing 900 grams. Bakit? Kasi ang manok na nag-weigh about 900 grams in three months time, ibig sabihin po, yan ang indicator po. Eh kung sa itlog, paano natin malaman? One way to increase the survival rate po ninyo, if you can select the egg, yung mga itlog weighing less than 40 grams, huwag nyo nang isama doon sa incubator. Bakit? Pag isinama nyo yan sa incubator, those egg less than 40 grams, pag nalabas kasi yan, maliit ang sisiyo. Pag maliit ang sisiyo, they are prone to infection. Kung makasurvive man yan, it would take time. Bakit? Hindi ganun kabilis yan maglaki. Unlike if yung itlog po is 40 grams and up. So yan ang selection process na dapat gamitin natin. Doon pa lang sa selection ng ating mga breeders.
Alam niyo kasi we are focusing on that and that and that and that concept because diyan dapat magsimula kahit ang sakit kasi ang sakit na yan. No, bakit maraming sakit naman manok niyo? It is because na kahit yung bidder stocks niyo because of the sentimental value that you have. No, sentimental value that you have. Parang ayaw niyo nang i-call out. Kaya nga palagi sabi ko is that now when your chicken reaches at the age of about 2 years pala, i-call out nyo na. Bakit? As your chicken grows older, ang rate of infection na nasa katawan niyan, sobrang taas na. Yung breeder stocks ang inahinatandang nyo. Have the tolerance. Sabihin natin tolerance, nandoon na yan sa loob ng katawan ang infection. But it will not manifest the infection. Bakit kayang kaya kasi ng katawan niya? However, ang transmission ng microbio po from the egg, from the reproductive tract ng manok niyo, papunta sa itlog yan. Yung kung bakit na paglabas ng itlog ng manok niyo, pag nagsisiyo na yan, sobrang hina ng mga sisiyo, it is because of the infection right on the eggs. So sa ating mga kanitid din, if you think that this program is informative, kindly have it be shared sa mga kialam po ninyo na sa tingin po ninyo na makatulong po ang Philippine native chicken. That is one way that the Philippine native chicken can be of help sa ating mga kanitid all throughout the Philippines and ating mga OFW. If you think na makatulong po, kahit pa hapyo-hapyo lang yung pinag-usapan natin dito, I know that with the collection of the videos that we have at the Philippine Native Chicken, malaki po may tulong po sa inyo. And then the edited portion of it, if you can have it be downloaded, no problem po. You can download the episode na yan, saka para at least may pantingin-tingin ka dyan if you want to learn more about the commercial scale of production of Philippine Native Chicken. And every time na kami pabulima po kayo, no, don't hesitate to have it be posted on the comment section. Mas maganda kasi kung sa ating mga native dyan, kasi pag ang tanong po nandoon lang po sa private messages po, I could answer it, but unlimited. Kung dito sa live stream po, you can do some follow-up queries about the problem or concerns that you have. Para po medyo mahaba yung sagot ko at the same time na makatulong po tayo sa ating mga native all throughout the Philippines na baka yung problema is the same also with yours no. But before that now we'd like to acknowledge pala no sa ating mga kanative na patuloy pa rin sa suporta no kay Sir Jason Kaday sa ating mga kanative diyan no if you want to know the ups and down of Raising Native Chicken and event in the marketing and processing. No, you can click the name of Sir Jason Kaday. Yan sa ating comment section. At saka, tanong po kayo sa kanya. Para yung ups and down po, kumpito kasi experience ni Sir Jason Kaday para ma-share din po sa inyo, no, lalo na yung downside of the operation. Para at least, you have the idea. No? And then kay Sir Randall Rivillame, Sir, magandang gabi po sa inyo, Sir. Good months, no? Sir, magandang gabi po sa inyo, Sir. Sa ating mga native pala no in Western Visayas or the Ilonggo speaking or Hiligaynon speaking followers po the Philippine Native Chicken is planning to have no the early morning program between either it is 4 to 5 or 5 to 6 that will be tackling about topic on agriculture no hindi lang sa native chicken but it is all in agriculture at saka yung lingwahe diyan is Hiligaynon because with the messages that we received no requesting if possible no, the Philippine Native Chicken can tackle topic no related on agriculture no na kung saan po in Hiligaynon version no para po sa mga followers natin no, dito mismo sa may Western Visayas o di kaya sa buong Pilipinas na kung saan po ang matutunan o di kaya nakaintindi po ng Hiligaynon no. But to those na gusto pong sumama sa amin no we're looking it on this possibly by October sa isang venue naman natin na kung saan po that is morning program that we have para makatulong po no sa agrikultura
sa Pilipinas. That is what they call the insights in farming and how the economy can affect also the farming system of our agripreneurs. Na kay Sir Nick Lial, na magandang gabi, magandang araw po pala sa inyo, sir. Yan sa may US of A. And then kay Jack Com, na watching from Davao City, sir. Magandang gabi po sa inyo, sir. At saka kay Miss Nelty Katunaw. Kay Ma'am Katunaw, no, magandang gabi. And then congratulations pala kay Ma'am Nelty Katunaw for being cum laude. Graduated cum laude this summer at Central Philippine University. No? And then kay Sir Samuel Dularte Visconde. Sir, thank you for sending the stars to the Philippine Native Chicken. We are highly appreciating your support to the Philippine Native Chicken. Sana po yung mga tinatalakay po nating issue dito makatulong po sa inyo, sir. And then if you find that our program is informative, you can share it sa mga kailangan po ninyo. And then kay Antonio Yumas, magandang gabi po. May CPU feeds na po ba dito sa North Cotabato? Actually, sir, yung CPU feeds natin po, wala pa dyan sa may North Cotabato. Kasi ang sa amin kasi po, if possible po, we can reduce the tawag dito yung level of middleman sa ating mga produkto para po at least yung tawag dito yung produkto pa natin is still affordable po sa ating mga registrars. But sir, if you can have it, you can contact Miss Dana sa mga produkto if you want. No, kasi kay Sir Hildegardo, no? Ang binibili kasi ni Sir Hildegardo dito sa amin is just only the, ano ba yan doon? Premix o base mix? Premix. Na kasi yung premix kasi Sir Antonio. Sir Tony pala, para short na lang. No, ang sa premix kasi dito, pag bumili kasi ng premix dito, ang kailangan lang nyo for every 100 kilograms is about mga 1.5 to 3.2 kilograms per 100 kilogram. May kasama na po yung formulation yan. So sa mga gusto dyan, na wala pang CPU feed sa lugar nyo, but if you think you have lot of a number of feed stop in your locality, you can contact Ms. Tana para po sa premix. Kasi ang premix na yan, yan kasi ang pinaka-brain ng CPU feeds. Kahit konti lang yan, but ang kinakailangan naman na po nyo dyan is nandun. So you can contact Ms. Tana if you want the premix. Ang kailangan nyo niya dyan is 1.5 to 3.2 kilograms for every 100 kilograms of feeds. Kasabay na po ang formulation na para at least makatulong po dyan sa inyo. Sa ating mga native author of the Philippines, yan ang may tulong namin para po mas mapamura po ninyo ang patoka. You can make it on your own. Even the formulation, kahit dito po sa ating mga posting sa page natin, na mga pictures natin diyan, we have posted na the different feed formulation. Alam nyo kasi with the number of years or decades of studies that we have at Central Philippine University, marami-rami ng feed formulation ang na-develop namin. But kahit anong karami yan, ang pinakabuod niyan doon pa rin pumapalo sa ating CPU feed remix. So mura lang yan. You can contact Ms. Tana po. If you wanted to do your own feed formulation, ang kailangan na nyo po is yung mini hammer mill that is being sold online. Walang kaya po. Hindi nyo naman kasi kailangan na sobrang dami ng feedstock, but if possible, you can have it na kahit na may mais ka na, may upra mill ka pa dyan, o di kaya yung rice brand. Okay na yan. Dagdagan mo lang ng premix. Tuloy-tuloy na yung pag-alaga po natin ng native chicken. Yung ka-contact Ms. Dana dyan po sa may globe number na makikita po nyo sa ating dashboard. Ang isa kasi sa ating mga native dyan, if you think that okay po sa inyo, we can transport the CPU feeds via seaport to seaport. But sa Aklan, sa ating mga native dyan sa Aklan, if you want to have the CPU feeds in your locality or in your place po, you can contact Ms. Dana kasi may courier tayo papunta dyan sa Aklan.
Mura lang ata yung tawag dito yung singil nila per bag. That is, you only add 50 pesos per bag po ng CPU PIDs. Na makarating na po dyan sa inyo ang CPU PIDs in a plan. So para po mas makapura po kayo. Yung kung bakit palagi sabi is that na alam nyo kasi na nagpapahirap sa buhay natin yung sobrang dami ng middleman. So one way that this Central Philippine University can be helpful po sa inyo na is that through this courier. Sa Negros Island, na Negros Island naman, na gusto po nyo ng CPU PIDs, no, Mista na is working noong kung ano ang courier. No, kasi yung courier ata, yung singil ata ng courier punta dyan. Now you can add on about 150 pesos per bag. 150 ba yun dan? 150 pesos per bag po ang dagdag, no, per bag ng CPU PIDs. No. So sa mga gusto in Negros Island, but in some other part of the Philippines na willing po kayo bumili ng CPU PIDs, no, you can contact Miss Dana. No, ang isa po sa kamaraan po natin that we can have it be done papunta po sa inyo is seaport to seaport po. No? Kay Sir Pablo Simapranca, sir. Magandang gabi po sa inyo, sir. And then kay Ma'am Irene Tadio. No, Ma'am Irene, thank you for sending us the 75 stars. No, thank you for the support, no, to the Philippine Native Chicken. No? At least nandiyan na po si Sir Hildegardo po. No, kung sa mga ka-native natin in Mindanao area, if you want to naalala ko kasi kay Sir Hildegardo. Ang binili kasi ni Sir Hildegardo dito yung tawag dito yung garlic emulsified concentrate, no, sobrang dami gamit ni Sir Hildegardo. Sir, kamusta pala yung garlic emulsified concentrate natin? Nakatipig ka na ba po, sir? Sobrang dami kasi ang binibigay kasi ni Sir Hildegardo sa mga ka-native natin dyan in Mindanao area. If you want to verify the information that we are sharing, you can contact Sir Hildegardo. Ilang beses na kasi bumili dito sa Sir Hildegardo and we are sending the goods via the GNT. Yan kasi ang aming official courier dito sa Iloilo for the small goods. But sa Aklan, iba naman kasi yan. Kay Ma'am Nubi, no? Gloria Gabriel, again sa Metapasca. Peace, Ma'am Nubi. Magandang gabi po sa inyo, no? And then kay Ma'am Maisel Taradhay, no, watching in right now. Sa aming cute na faculty. Kay Ma'am Maisel at saka sa aking kamag-anak, kay Sir Rafael Cabarles, also watching in right now. Sir, magandang gabi po sa inyo, sir. Kay Sir Ma'am Irene Tadio, may CPU PIDs na po ba dito sa Taguig City? Actually, Ma'am Irene, yung hindi na kasi nakakontakt dito si Sir Paul Tiglaw. Kasi Sir Paul Tiglaw is the one that is buying the CPU PIDs mula dito sa Iloilo. At saka dinadala dyan po sa may, tawag dito yun sa may National Capital Region. O dyan mismo sa may Quezon City ata yung Tandang Sura. Yung pick up ni Ma'am, ni Sir Hildegardo. Kaya lang di pa ni Ma'am Dana na contact ulit si Sir Hildegardo, si Sir Paul Tiglaw pala. Na in CR, but if you want ma'am, no, you can have it be you contact and contact Miss Dana po. And then kay Sir Antonio, sir, ang number kasi ni Ma'am Dana po, makikita po naka-plus diyan sa may ating dashboard po, no? Mamaya po makita mo 'yan, yung globe number, yung globe number, sir. Yung 0977-471-3432 kay Miss Dana po yun. No, in the PIDs po, ang pinakamaraming number dyan, no, ang ka-textmate po nyo at saka yung kausap po nyo is si Miss Dana po. No? Saka sa aking iba supportive na nanay, no, kay Nanay Opilia Cabarles, no, watching in right now, dyan sa may Sarga, Iloilo. So, yun po bakit, no, sa ating mga ka-native, no, throughout the Philippines, no, I know that there is always an opportunity raising native chicken. Kaya lang ang palaging problema natin is that na when we started raising native chicken, pag hindi po nasa tamang daan ang pag-alaga po ng native chicken natin, baka mag-problema po tayo.
yung po bakit that we need na ang right track. Diyan na po ang comment ni Sir Hildegardo, no? At saka good results po Doc James ang maproduktor po ninyo. Thank you Sir Hildegardo na for that support, no? Yung garlic at lemongrass at saka premix kasi sa Sir Hildegardo palaging mabili kay Miss Dana with our product, no? So hoping that sa iba ding makanito diyan, if you really want, no, to know more information about the CPU feed, the CPU product, no, you can click the name of Sir Hildegardo po. But at least you can discuss on the product of the Central Philippine University. Well, thank you, Sir Hildegardo, for the support. Yung ko bakit na dito po sa mga Philippine Native Chicken, we keep on doing this kind of program. Isa kasi ito sa pamaraan namin na makatulong po sa lahat nating mga native o throughout the Philippines. Yung palagi sabi ko is that na one way that we can be of help, lalo na pag sinagalaga ng manok po, huwag po kayong mag-umpisa na kung saan po gusto nyo lang mag-alaga ng manok. Pili ba mag-umpisa na kayo dyan? Thinking, magkano ba ang dapat kitain nyo in raising the native chicken? Even in other enterprise that you have. Ang palagi kasi sa kalimitan kasi na nangyari sa ating mga ka-native o di kaya sa ating mga agripreneurs, kahit na sa ating mga OFW, yung karamihan na kung saan po gusto lang mag-alaga ng manok, no, magtanim ng itong crops, but forget, no, ano ba ang dapat gawin o magkano ba ang dapat kitain. Based on experience that we have even in the visitors that we have na pupunta po dito, kasi ang mga apps na yan, no, walang problema yan, tuloy-tuloy yan. Pero ang pinaka-critical dyan is the downside of the operation. Ang downside palagi ng operation, it is because we have lacked a foresight kung magkano ang kikitain in a limited area. Yan kasi ang isa sa mga nakita namin. Because kahit sabihin natin that Dok, ang mas makatipid kami kung alagaan namin ang pay range. Patuloy po ninyo. Tingnan nyo kung ilang mga racers o throughout the Philippines na is moving in for that. And that is why that kami dito palagi sa Native Chicken, kung makita po nyo in the recent posting that we have, na we keep on posting the development dito po mismo sa campus para at least na kayo na mismo makita po ninyo in actual. Wala pong editing yan. Actual video yan, no, na mga manok dito. Kaya na palagi sabi ko start na isa palagi sa mga problema natin when we are raising the native chicken. Kahit anong manok yan. Is the occurrences of the infection. Kasi pag nakasakit ang manok po ninyo, ang isa palagi sa mga trade-off niyan, pag namatay yan kasi, sayang kasi ang bawat isa niya. Yung kung bakit at Central Philippine University kahit so ngayon po, we keep on doing researches. More and more researches is doing in right now para po sa discovery of the various plant materials that can be used as na phytomedicines for your native chicken. Alam po namin that the medication that we develop at Central Philippine University, hindi lang yan para po sa manok, but even in some, even in other species of farm animals. Actually, right now, there are a number of students that we have now working on the development of the phytopesticides na kung saan po naman makatulong po naman sa ating mga native, sa ating mga magsasaka. No, lalo na problema po is yung mga peste na umataki po sa kanilang pananim. And that is what we call the work of the Central Philippine University, no, na makatulong po sa inyo. Kaya nga dito sa ating sa Philippine Native Chicken, ang pinaka-core palagi, sabi ko that na possibly bang ang sakit mabawas-bawasan natin, but possibly po how much income would you like to earn. Following the technology at Central Philippine University, na kahit i-check nyo po kayo sa Jason Kaday. Na you can click the name of Sir Jason Kaday para pa at least makita, Sir Jason can explain to you the ups and downs. Following the technology at Central Philippine University, yung pinaka-last part na namin sa ngayon, pinaka-final na namin,
makikita po niyo ang pinagkaiba po niyan. Do not make any, palagi sabi ko that you can modify the material that you're using in the housing. But please follow the design of it. Follow the design of it. You can use the locally available materials, nipa, coco leaves, or maybe bamboo or wood na as framing po sa housing ninyo. But the design of it, please follow the design that we have at Central Philippine University. Isa kasi yan sa nakita namin na kung saan po malaki po ang naitulong po, maitutulong po niyan sa mga raisa. Because ang sakit po, hindi po yan. Na sabihin natin, gumamit po kayo ng ganitong antibiotic, ng ganitong pantambal, okay na, hindi po. Hindi po. It can temporarily now solve the problem, but in the long run, pabalik-balik yan. Pabalik-balik yan. Lalo na kung ang mga sakit na yan na ang microbio po na develop na resistance, o di kaya yung bisa ng pantambal po niyo na bumababa na kung matagalan na. Yung ko bakit na si garlic po, palagi sabi namin, if you're using the garlic, emulsify concentrate. Now, pag mainit ang panahon, huwag niyo ibigay. Ibigay po ninyo kung malamig yung panahon. At saka kung ibigay po ninyo, ang effectivity niyan is in the first 48 hours. Yung ibang medication po, you can, it will be prescribing you to use it every 4 hours or every 12 hours. Sa amin po, yung garlic emulsify concentrate na yan, use it every other day. Bakit? Sayang kasi ang mga gamot na ginagamit po ninyo. Na bakit nandoon pa kasi ang epekto niya tapos idagdag mo pa ulit. This, what you call additional cost on your part. Kung bakit kayan po, we are still trying to do. Na kung saan po makadevelop pa kami yung press juice ng garlic. Now, we are working on the machine that we have na kung saan po para mas mamura po namin na using what you call the pure juice extract. And hoping that in the next months, now we can have it be commercialized. Ang sa problema po ang patoka. Kasi yung patoka kasi, kasi Dok sabi, Dok, bakit na pag gamit namin ng itong patoka, bakit na para bang bumawas yung volume ng feed intake ng manok namin? Alam nyo kasi yung manok kasi, pag nasana yan sa isang pakasi ng patoka, manibago yan sa bagong patoka na ibigay po nyo. Ang tawag niyan is what you call the neophobia. Ang neophobia po, takot yan palagi sa bago. Yung kung bakit na sa manok nyo, ganun din. Kung ang problema po nyo is medyo mahina, no, ang panuka ng manok po ninyo, we could suggest you to use what you call the lemongrass emulsified concentrate. Ang lemongrass emulsified concentrate po, that is an essential oil coming from the lemongrass po. You can have it be mixed, nandoon naman kasi yan sa level, and we're working now, Ma'am Dana is working in right now, no, sa kanyang packaging para po at least mas maganda tingnan at saka hindi lang maganda but it should be packaged properly para pagdating sa malugan nyo, no, hindi sa ganun. And the lemongrass emulsified concentrate, na it can even be used to spray. Sa mga manok po ninyo dyan, that is suffering for what they call the coryza. At ang gandahan niya kasi, na mas mabango yan sa mga patoka. Magamit po nyo yung lemongrass emulsified concentrate. At saka kagandahan yan, yung lasa mismo ng karne ng manok po ninyo, mas masarap. Why is that the Central Philippine University is keep on doing this one? Using what they call the various plant extracts. Alam nyo kasi sa mga innovations that we develop and the studies we conducted at Central Philippine University, yung kung bakit sagi palagi sabi is that the technology developed at Central Philippine University is always back up with science. It is always back up with science. Alam nyo kasi with the various technology that we have, na yung mga plant extracts na yan, ang pinakasikamabisa niyan is what they call the essential oil. Essential oil. Kaya lang problema mo minsan, ganito yan. On extraction of essential oil,
medyo may mga problem na konti, especially on the using of what they call the equipment. Yeah. May mga equipment kasi na possibly you can use what they call the hydro distillation, yung para bang pinapakuluan yung plant material para lumabas yung essential oil. May mga plants kasi na yung oil niya hindi ganoon ka-miscible o immiscible na mag-separate. May mga plants kasi, lalo na yung garlic po, no, it will undergo what they call a sophistication in terms of the extraction. But we are hoping that magawa ng paraan yan. But kaya lang, no, medyo may kamahalan ng konti yung equipment. Yung kung bakit that sabi namin is that kahit na ganun siya, but the effectiveness of it. And besides, Central Philippine University is promoting on healthy form of products. With the organic standard right now, you know, in the Philippines. Kung makita po nyo ang Philippine National Standard for Organic Animal Production, the use of antibiotic is highly restricted. Pero ang problema ngayon is ito. Where can you source out ang mga pantambal po ninyo? That is commercially available and ready to use. Diba? Yoko ba kaya Central Philippine University, we're doing it. Na kasi iba kasi ang lasa ng manok na kung saan po na ginagamit na pantambal or patoka is walang halong synthetic chemical, no, lalo yung antibiotic at saka growth promotant. Yung kung bakit that if you're raising chicken, native chicken, and if you want it to grow more faster, maawa po kayo. Maawa po kayo. If you're raising native chicken na kung saan po gusto nyo mabalis lumaki po, colored broiler po ang gamitin ninyo, huwag po native chicken natin. Because the functional values of it, yung kung bakit nasabihin natin, gusto mo balis, mabilis lumaki yung manok ninyo, pero ang problema nyo naman ngayon, ang sakit. Sabihin mo palagi din na po ang sakit, ganito, ganyan, yan. E ang nangyari ngayon ito. You keep on crossing colored broiler with our local chicken to the point that the setback or the offset of producing bigger chicken is the resistance to infection. Ang maganda lang po sa upgrading is the 50-50%. 50% color broiler and 50% is the native. However, if you're going to use yung sisiw niyan for production, doon na po pumapasok ang problema po ninyo. Minsan sabihin mo ganito yung nakuha mo. Kaya pala, that is unlimited time. Yung kung bakit at Central Philippine University, yung native chicken namin dito, that is the process between the Hulu and the BCN native chicken. Sa mga kanitin pa natin, in Cebu, no, and in other part of the Visayas region, and even Mindanao region po, ang Bisaya po ninyo, katulad din dito sa Bisaya in Iloilo, or Western Visayas, kasi ang pinakamalaganap na local group of native chicken all throughout the Philippines is Manok Bisaya. Ang Manok Bisaya po, those are the native chicken found in Visayas and Mindanao regions. Sa mga tatanong sa amin, Doc, bakit na ang ginagamit po ninyo is ganito, yung Bisaya at Hulu? It is because that we are firmly believing that yung genetic diversity po is needed to maintain. And beside, hoping that in days to come po, nalabas po ang CPO breed na native chicken, na kung saan po, it will matches with the requirement of the market and it will matches also the need of the raisers all throughout the Philippines. And hoping for that time to come because you'll be working more on multi-molecular level na kung saan po the consistency of the product in terms of growth and even resistance to infection po, tuloy-tuloy po yun. But right now, we are still working on the development po ng phytobiotics. Mahirap kasi na mag-jump into another one na hindi po natapos yung isa and then jump ka naman sa isa para walang katapusan yan. In terms of bids, nandoon na yan. Patuloy na yan. Na ang ngayon po, ang center na namin is what they call the tawag dito yung phytobiotics na lang or what they call the phytomedicines for your native chicken. And hoping that by next year, I will be coming up with the rapid test kit
No, para sa manok ninyo, para hindi na kayo maghula-hula kung ano sakit na manok nyo, you can use the rapid test kit developed at the Central Philippine University na pag ganito yung sakit na manok mo, no, ito ang karapat dapat na panlunas nyo para yung effective na no, na medication po may ibigay po ninyo. Alam nyo kasi iba kasi ang registration na that is doing what they call business. Kasi iba kasi pag-usapan pag may capital ka at nalugi. No, yung kung bakit at Philippine Chicken, we are doing business out of it because that is one way for us. Now, to feel really the sentiment of every race all throughout the Philippines. Otherwise, if Philippine Chicken will not be doing the business on it, we could not feel the sentiments of every race. Oh, iba kasi pag-usapan. Parang ganon. That is why that the lahat ng kanitib natin, and you are the source of inspiration of Central Philippine University. Kahit na nag-iisa lang kami dito, but we are still doing that our best para makatulong po sa bawat mag-alaga po ng Team Chicken. I know that even the CPO PIDs could not reach in your respective area na the CPO PID premix makarating po sa inyo. Yan kasi ang pinakaugat ng CPU PIDs. It is not a combination of the corn, the rice bran, soya, or the piecemeal, but it is on the CPU PID premix that is very essential para po sa inyo. In beside raising native chicken in commercial scale and raising native chicken, na kung saan po libre po sa antibiotic growth promotant, and that is one way and how you can help. Kasi yung unang kumakain po ng manok po natin is kung hindi yung pamilya mo, kapamilya po natin. Yung kung bakit that one way that we can help further is that na dito na kami papasok in terms of inputs, in terms of the production technology for as long as your survival rate increases, the level of profit that you will be having. Tataas po yun. Kahit na ang presyo po sa market, hindi ganun kastable. But, sa inyo namang level, tuloy-tuloy po yun. Yung kung bakit na kahit na medyo minsan po, hindi kami makapag-live stream na Mandana because of some also of the hectic schedule that we have, but we are always finding means or finding time now na makausap po namin kayo po. And thank you pala sa lahat ng ating mga native na palaging sumusubaybay na dito sa ating Facebook Live and even sa ating YouTube channel po. Thank you na alam ko na yung offline viewers natin po, dumadami po kayo. Thank you and even to the followers that we have na that keep increasing in numbers. No, thank you for the support and trust that you have at Philippine Native Chicken. Yung kung bakit na pili bang maghingi ng konting favor po sa inyo, if you think that our program is informative, no, pakishare po naman no sa ating mga native dyan. No, na sa tingin po niyo makatulong po tayo. And that is why that para po naman na makatulong po kami. No, I know that with the ideas that we have dito po sa Philippine Native Chicken, as the base enterprise, we'll be doing the early morning program po. Na kung saan po we'll be tackling all about agriculture. And that is one way that the Central Philippine University can manifest to the agricultural committee that we have that the CPU, College of Agricultural Resources and Environmental Sciences, is indeed the Center of Excellence for Agricultural Education. Kaya Sir Hill Magbanwa. Sir Hill, ikaw nang bahala kay Ma'am Dana. Now, with the opportunity given, na isa ni Ma'am Dana po sa inyo, no, pakicontact na kay Ma'am Dana because that will be this coming, I think, November. It will start on November. No, marami rin na yan, sir. So, meaning, pakicontact na kayo, Ma'am Dana. If you have some concern po, si Ma'am Dana kasi sir ang pinakabilis na sumagot, makasagot po sa inyo. Kay Sir Elvin Kasim, maganda po yan, test kit para sa manok. Thank you, sir, for the appreciation. And we are really working for it. Kahit na sa private institution po kami, nasa panig po ninyo ang Central Philippine University. And that is one way that we can be of help sa lahat po nating kanitib. We are advancing our laboratory para po sa ating industriya. I am believing, hindi po masuplayan
na ng isang tao ang pangailangan ng buong bansa para sa ating native chicken, but we need a collective effort of every racers in the Philippines. Yung kung bakit if you encounter some of the problem, na sa tingin po nyo, you need the help, or possibly you can share it on Philippine Native Chicken, please share with us. Ang problema nyo lang, i-share nyo sa amin para at least we can make some activities or researches on it para po matugunan ang mga problema po ninyo. Kailangan po natin tulong-tulong. Huwag po natin iasa lahat sa gobyerno. Tapos na po ang eleksyon. Tapos na po lahat. Pero sa ating mga nag-aalaga po ng manok, hindi pa tapos ang lahat. Patuloy pa tayo. Napatuloy po tayo. Iba ang usapan sa politika. Iba din ang usapan sa pamumuhay. Yung kung bakit na pwede bang magtulong-tulong na lang tayo lahat-lahat. Wala mangyari po sa atin pag nag-watak-watak po tayo. Kay Sir Jetro de Los Santos. Good evening po, Doc. Possibly ba, Doc, na maging successful racer ka ng native chicken kahit walang vaksin? Kasi dito sa lugar namin, no, napakahirap maghanap ng vaksin para sa sipon at kuraisa. Yan kasi ang madalas na sakit na manok namin dito sa amin. Kay Sir Jetro po, alam nyo sir kasi ang sipon at kuraisa po kasi. Basta sipon, sir, ano ba ang indicator ng sipon na that is due to Newcastle? Ang sipon kasi na due to Newcastle, sir, tingnan mo yung mata ng manok mo. Kasi ang aratay o atay o peste, ang indicator niyan, dalawa kasi ang atake dyan. One, is yung respiratory system. Sinisipon yung manok mo, pero nakapakastiki at saka malangsa, and yung mata po namumula po, indicator yan na isa yan sa mga signs na manok mo suffering from the NCD. Ang kuraisa naman, sir, ang kuraisa is a secondary form of infection. Pag sinabi mong secondary form of infection, pagtuloy-tuloy po ang kuraisa, pasokan mo, pasok ka sa gitro sa loob po ng housing po ninyo. Pagpasok mo sa loob ng housing mo, pagkatapos yung amoy po sobrang tindi, na para nangangati ang ilong mo na gusto mag-hatsi po, ibig po sa mag-hatsing po, ibig sabihin po niyan, the level of concentration of the decomposing excreta in the housing, mataas po. Pag mataas yan, it produces methane and hydrosulfide and other noxious gases that will irritate the respiratory system of your chicken. Pag nag-irritate kasi yan, na maging problema nyo, na it will trigger two, no, another form of infection na kung saan po, no, it will lead on the stress, at saka pumasok, papasok na dyan, na iba yung mycoplasma. Na papasok na mycoplasma, sipunin, alak, ang makikita po ninyo. Pag hindi yan makahinga, because nahihirapan maghinga po, na irritation ang methane kasi, na pag nakapasok sa mata yan, napaka-irritating na kumakate po. So, pag nangangate yan, anong gabi ng manok po niyo? Then, doon po mapasok po ang hemophilus para ganyan na rin. Ang isa kasi, sir, sa magbuting gabi niyan, sir, linisin po natin ang bahay manukan po natin. And possibly po lahat ng mga nabubulok po, mailabas po ninyo para at least, no, walang amoy na mangyari. And that is why that at Philippine Native Chicken, kung makita mo sa Dietro, yung housing natin dito, no, halos, no, maliliit. And then yung nagamit natin na dingding is yung, tawag dito, yung aquanet. Kasi that is to allow what they call the good ventilation. Na kasi ang good ventilation is very critical for the health of your chicken. Kung wala namang, sir, na problema dyan, no, sa lugar po ninyo in terms of the Newcastle disease. Ang Newcastle disease kasi, sir, base sa mga pag-aaral namin dito, mabilis mo sana ma-prevent, sir, if yung i-boost mo ang immune system niyan. Ang isa sa nakita namin in the studies we conducted, yung lemongrass, sir. Ang lemongrass kasi hindi sa ang
pantambal sa Newcastle disease. But yung lemongrass na yan, na it boost na the immune system of the chicken against na the Newcastle disease virus. Ibig sabihin po, antibody count yan tumataas. Yung kung bakit that it developed what they call the resistance to the Newcastle. So yan sir, ang pili mo mga magawa sir. Try to use what they call the una-una basically, linisin pa natin yung paligid natin. Kasi pag nangangamoy yan, ang paligid nyo, kahit anong gawin po nyo, yung sipon, halak, o di kaya yung kuraisa po, patuloy yan. Kuraisa is an indicator na ang management po may problema. Ang kuraisa is an indicator na kung saan po ang lugar nyo sobrang ginaw. Pag sobrang ginaw kasi sir, at saka maraming nabubulok yan sa paligid po ninyo, say, lalo na po yung mga dumi niya, it will trigger what they call putrefaction o pagkabulok na napodos po ng mga noxious gases. Nag-iirita po sa mata at ilong po ng inyong mga manok. No? Sana po nakatulong yan, sir. No? At saka, kung sa tingin po ninyo naman na may mga lemongrass po dyan sa inyo, you can use it. Kung sa tingin nyo, alanganin, sir, you can try what you call the lemongrass emulsify concentrate. No? You can contact Ms. Dana if you really try to use what you call the lemongrass emulsify concentrate po. Mas mura yan. Kasi ang ginagawa niyan, why we keep on doing this mixing on the feeds? Alam nyo kasi kung sa patoka kasi ilagay na lahat-lahat makapasok sa katawan ng manok po ninyo. Kung sa tubigan po ang problema natin, pag hindi po naubos yung patubigan, ang tubig po, sayang yung pantambal. Yung kung bakit na kung sa patoka nyo ibigay, katamtamang patoka lang, just to follow the direction para po makatipid kayo. Pero sa patubigan nyo, try nyo. Bakit? Sa sobrang dami binigay mo, hindi mo ubos, sayang. You are prescribing to use, for example, antibiotic that is about 3 to 5 tablespoons per gallon of water. That is about 3.5 or 3.75 liters. Ang naubos lang is only 200 ml. Tingnan nyo. Marami sa mga ginagastos ninyo, tinatapon po ninyo. Because that is the unwise use of expenditure that you have. Yung kung bakit na pwede ba ang mga ginagamit natin, no, pag sinabi mo ganito, alam nyo kasi yung baka matanong kayo, ano ba ang basic rule? Ang manok po ninyo, pag nakakain nyo ng 100 grams, ang rule of the thumb dyan, 1 is to 2. Ibig sabihin po, every 100 grams of beef intake of a chicken, it will require about 200 ml of water. No, kung ganun kadami, yan ang standard rule. So, ibig sabihin po, kung ang patibigan nyo that is allotted for this one, try to compute it para po at least yung binibigay po ninyong patoka o patibigan, ang patamba sa patibigan po hindi po mapunta sa sayang. Try to account it. Marami po sa ginagamit natin napunta sa sayang lang. It is because of what we are doing. And beside po, kung makikita po nyo at Central Philippine University, we develop what they call a micro environment or microclimatic condition na kung saan po tuloy-tuloy po tayo. So kaya lang ating panahon po medyo naubos na. No, sa ating mga kanitigan ultra the Philippines, no, nasa tingin po yung programa po natin is can be of help. Please, no, share, no, sa ating mga kanitigan. And sa ating mga OFW, no, we're inviting you all. Possibly this October, no, we'll be doing what they call the early program. Kung ano schedule po, hindi pa natin masabi because of the BBT natin. No? But we'll be doing that na para at least makatulong po sa inyong lahat. No? Sa mga gusto po bumili ng CPU product, no, you can contact the number, no, yan sa ating dashboard para at least no, you can have it be done. No? So again, in behalf sa aming presidente, Dr. Churros Robles, no, at sa aking sparring partner dito, no, kay Ma'am Dana Maria, Dana Mama, Ms. Dana Maria Istuigabasa po. This is your host, friend, Kanitig Basanga, Doc James for short. See you naman on Friday. Para sa ating episode, isang episode naman ating program. Magandang gabi. God bless and keep safe as always. Magandang gabi naman sa ating mga kanitigan all throughout the Philippines po. At saka sa ating mga FW, that is keep on watching the Philippine Native Chicken Web TV po. Kami po ay papapot po sa inyo ng pagbabati. Magandang araw po sa inyo. So sa amak yung bahagi ng Pilipinas. Kaya sa ating mga FW, yan sa labas ng Pilipinas po. Magandang araw po sa inyo. Philippine Native Chicken Web TV po
is brought to you by Central Philippine University. Edad ba ang President, Dr. Choro Sorobles. At saka itong programa natin is managed by